Hindi ka ba makaipon ng pera? Kumikita ka ba ng malaki, ngunit wala ka pa din na itatabi? Gusto mo bang palaguin ang pera mo pero hindi mo alam kung saan magsisimula? Baon ka ba sa utang at hindi mo na alam kung paano makakabangon muli? Iilan lang yan sa mga problema ng mga Pilipino pagdating sa pera. Lahat tayo ay naghahangad ng magandang buhay, ngunit hindi lahat ay nagtatagumpay dahil na din sa kawalan ng financial literacy. Kaya kung sa tingin mo ay imposible ang yumaman, yes, tama ka. Imposible talaga kung hindi mo alam ang ginagawa mo, pero magiging posible kung alam mo kung paano ito gawin sa tulong na din ng financial literacy. Ang financial literacy ay ang pagkakaroon ng awareness kung paano natin gagastusin at imamanage ang ating pera para tayo ay maging financially secure sa hinaharap. Madami ang benepisyo ng financial literacy at yan ang ating tatalakayin sa araw na ito. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago nating video. Ang anim na dahilan kung bakit kailangan mo ng financial literacy. Number 1, magkakaroon ng direksyon ang pera mo. Whether you admit it or not, kaya wala kang naiipon at panay ang gastos mo dahil wala ka naman talagang plano pagdating sa pera mo. Ika nga sa buhay, hindi ka makakarating sa isang lugar kung hindi mo alam kung saan ka papunta. You can't hit a target if you don't know what it is. With financial literacy, malalaman mo na importante pala na meron kang financial goals. Magiging malinaw para sa iyo ang future mo. Gusto mo ng bahay? Anong itsura at gaano kalaki? Gusto mo ng sports car? Anong brand at kulay? Lagi mong tandaan that clarity is power. The more clear you are about what you want, the more likely you are to achieve it. Diba kapag may gusto kang bilhin na isang bagay, pag-iipunan mo talaga? Magpipigil kang gumastos sa mga walang kwentang bagay dahil meron kang pinaglalaanan na mas importanteng bagay. Number 2, matututo kang gumastos ng tama. Lahat tayo ay nagtatrabaho para matustusan ang ating mga pangangailangan at mabili ang mga gusto natin. Pero ang tanong, gumagastos ka ba ng tama? Ang dahilan kung bakit palaging nauubos ang pera ng isang tao ay dahil sa unwise spending o maling paggastos. Sa tuwing sumasahod o kumikita ka ng pera, ang palaging nasa isip mo ay ang mga bagay na gusto mong bilhin, na usually ay nagde-depreciate ang value over time o yung tinatawag na liabilities. Gusto mo palagi kang nasa uso, may bagong gamit, may bagong gadget, may bagong sasakyan na hulugan kahit hirap ka naman bayaran ang monthly amortization. Habang ang mga mayayaman, ang priority nila ay ang pagbili ng mga assets o yung mga bagay na nakapagbibigay sa kanila ng income. Yan ang kagandahan sa financial literacy. Itinuturo dito ang mga paraan na ginagawa ng mga mayayaman sa pera, kaya lalo silang yumayaman. Sabi nga sa quote, "It takes a wise man to learn from his mistakes, but an even wiser man to learn from others." Ang shortcut sa tagumpay ay ang matuto sa wisdom ng mga taong nakarating na sa gusto mong marating. Number 3, makakaipon ka ng pera. Alam mo ba na may tamang formula ang pag-iipon? Ang alam kasi ng karamihan ay income minus expenses equals savings. O pagpasok ng income, gagastos muna at kung ano ang matira, ayon ang iipunin. Ang problema, kung palagi nating uunahin ang gastos bago magtabi ng pera, it is proven na wala talagang natitira for savings. So ano ba talaga ang tama? Income minus savings equals expenses. O pagpasok ng income, unahin mo na ang pagtatabi ng pera bago gumastos. With that, masisecure mo na agad ang ipon mo kahit gumastos ka pa ng gumastos. Because in life, it doesn't matter how much money you make. It is how well you manage your finances that determines your future. And not only that, tinuturo din sa financial literacy ang mga bagay na dapat mong pag-ipunan tulad ng emergency fund na dapat ay nasa 6 to 12 months ng iyong monthly expenses. Kasama din dyan ang health and life insurance na isang risk management tool para di tayo magkaroon ng matinding burden just in case na may mangyaring hindi inaasahan. Because whether you like it or not, no one is exempted when it comes to sickness and death. And of course, hindi mawawala dyan ang retirement fund. Ang retirement ang longest holiday ng buhay natin. Madalas sa ganitong edad ay wala nang pumapasok na income sa isang tao o limited na lang tulad ng pension.
Not unless kung meron kang passive income na nakapagbibigay sa iyo ng pera kahit wala kang gawin. Kaya mahalaga na pag-ipunan mo na ang mga ito habang bata ka pa at malakas. Number 4, makakabayad at makakaiwas ka sa bad debt. May dalawang klase ng utang, ang good debt at bad debt. Ang good debt ay nangutang ka with an intention to create more money, habang ang bad debt ay nangutang ka para ipambayad ng utang mo sa iba o ipambili ng mga liabilities. Napakahirap talaga na meron kang utang. And the main reason kung bakit nababaon ang isang tao sa utang ay dahil sa pagiging emotional. Kaya pansinin mo, hindi mo makontrol ang sarili mo when it comes to spending. Bakit? Dahil sa emotion. Nag-invest ka ng malaking pera sa isang company nang hindi mo inaalam kung legit ba talaga, basta na-excite ka lang sa pangako nila na magiging triple ang pera mo in just 1 month. Ayan, na-scam ka. Bakit? Dahil sa emotion. Pagdating sa pag-handle ng pera, kailangan ay logical ka because money is a game. Ang mga taong magaling sa pera ang nakakakuha ng mas maraming pera habang ang mga taong emosyonal ang palaging nauubusan. Number 5, mapapalugo mo ang pera mo. Sa buhay, hindi sapat na marunong ka lang humawak ng pera. Kailangan ay marunong ka din magpalago ng pera. May kasabihan nga, either make your money work for you or you will always have to work for money. Tandaan mo that money begets money. Kung hindi mo alam yan, habang buhay kang magtatrabaho para sa ibang tao bilang empleyado. Pero kung alam mo kung paano gamitin ang pera para mag-generate ng income para sa'yo, you will achieve financial freedom. Dahil sa totoo lang, ang mga taong yumayaman ay ang mga taong madiskarte at hindi ang taong masipag. Bonus na lang kung madiskarte ka na at masipag ka pa. Tama? Dahil kahit gaano ka pa kasipag, kung empleyado ka ay meron lang limit ang kikitain mo. Dahil ang binabayaran naman sa'yo ay hindi ang sipag mo kundi ang oras mo. At darating din ang panahon na kung saan papalitan ka ng mga mas bata kesa sa'yo. Kaya kailangan na ngayon pa lang ay matutunan mo na ang kahalagahan ng pagpapalago ng pera through investment o business. Dahil ang pinakakakampi mo pagdating sa investment at business ay hindi ang perang hawak mo kundi ang iyong oras. You can make a lot of money anytime but you cannot turn back wasted time. Number 6, magiging handa ka sa mga posibleng mangyari. Hindi sapat na kumikita ka lang ng malaking pera. Kailangan ay handa ka sa lahat ng posibleng mangyari. Because good preparation is better than hope for a miracle. Financial literacy is not only about making more money, but also protecting it. Alam mo ba na ang perang pinag-ipunan mo for how many years ay pwedeng mawala sa isang iglap? Imagine, nakaipon ka ng 5 million for 10 years at bigla kang nagkaroon ng critical illness tulad ng cancer, stroke, o heart attack. Lahat ng naipon mo for 10 years ay posibleng mapunta lang sa pagpapagamot at pambayad ng hospital bills simply because hindi mo pinagandaan ang ganitong pangyayari sa buhay mo. With financial literacy, malalaman natin ang kahalagahan ng pagprotekta ng mga assets at kung bakit kailangan ng tao ang health insurance at life insurance. Akala kasi natin gastos lang ang mga ito, pero sa totoo lang, kailangan natin ito para makaiwas sa mas malaking gastos. Kung ang kotse ay kinukuhanan mo ng insurance, mas dapat nakuhanan mo ang sarili mo. Dahil bukod sa ikaw ang nag-generate ng income, ay di hamak na mas importante ka kaysa sa anumang material na bagay dito sa mundo. At yan ang 6 na dahilan kung bakit kailangan mo ng financial literacy. Sa ating tinalakay na paksa sa araw na ito, alin ang pinakatumatak sa'yo at bakit? Paki-comment ang iyong sagot sa ibaba. Sa summary, ito ang 6 na dahilan kung bakit kailangan mo ng financial literacy. Number 1, magkakaroon ng direksyon ang pera mo. Number 2, matututo kang gumastos ng tama. Number 3, makakaipon ka ng pera. Number 4, makakabayad at makakaiwas ka sa bad debt. Number 5, mapapalago mo ang pera mo. Number 6, magiging handa ka sa mga posibleng mangyari. Kung nagustuhan mo ang ating lesson sa araw na ito, huwag mong kalimutang mag-follow at mag-subscribe sa aming social media accounts sa YouTube, Facebook, TikTok, IG at Twitter. Pakishare na rin ang ating video sa mga taong gusto ding matuto.
Maraming salamat sa panonood at laging tandaan na ikaw ay magtatagumpay.